Okay, so once again, good morning. And we will continue with our discussions on computer fundamentals, and this is already part 3. So, tapos na tayo with the history of the computers. Sila na. Mga important persons na involved sa development sa ito ang computers. And then we are already done with the hardware and software development highlights in the last quarter of the 20th century. Okay, so we will continue with the okay, tapos na din pala tayo with the definition of the computers. And na-discuss na din natin yung mga characteristic of computers. So for today, we will discuss the types of computers. Okay. So types of computers, there are basically two types. First is the analog and second is the digital. So analog means that a range of values makes data and it's flexible but not necessarily precise or reliable. So, for example, na no, is our old-fashioned slide rule. So, katong slide rule na to is, moto siya. Isa to siya sa analog na computers. And next is the digital computer, which is more nga direta mag-focus sa mga digital na computers. Okay? So, for the digital computers, two digits make data, and it's binary, so 1 and 0. And then, example ana niya is the personal computer. So, kana itong mga ginagamit karon, that is already a digital type of computer. So, what's the difference pala between the analog and digital computer? Pag sinabi nating analog class, 'di ba? Like for example, ito. Analog. This is analog type na relo, 'di ba? And this is the digital type of kani ato ang mga wrist clocks. Okay. Now, what's the difference pala between the analog and digital? Kung inyon siyang i-observe properly, unsang kalahian nila? Anyone? Anyone from the class? Si kalahian, unsa inyong mabantayan? La. Okay, so ang inyong una mabantayan ani class is the analog computers kay dili nimo ma-pinpoint directly kung unsa ang iyang value. No? Nga gina-process. So for example kani. Oh, need pa ka og additional nga hunahunaon, maghunahuna pa ka ani. So hunahuna pa ka unsa na siya nga oras. So, dira pa nimo siya maingon pag imo na tong nahuna-huna. Okay? Next is dili siya accurate or dili siya precise ang imuhang pagkabasa ani. Kay due to naa pa may kaning human nga intervention, di ba? Kay kinahanglan pa man ka maghuna-huna. So, naga ni times nga magbasa ta sa ato ang mga analog nga relo kay mamali na to og ingon ang time. Okay? So usually pod ato na lang ginabana-bana ang oras. Okay, so muna siya no. Dili siya dili precise ang atong makuha nga data diri a. Pero diri is precise jud atong makuha nga data. Kaya nga naman giingon jud niya nga that's 10 58 50 seconds. So muna nga 10 jud na padulong jud ta sa mga digital. Although nag-exist gihapon ang mga analog computers,
compare sa kaning mga digital, do naga gihapon siya, nag-exist gihapon siya. Pero usually is mas ano na, mas gina-process na nato ang mga digital nato ng mga devices. So mas kato nga to ang ginagamit. Kay tungod isa sa reason isa yun siya gamiton. Tas precise ang atong makuha na data. Okay? Ito siya, no? Isa na siya sa kalahian sa atong analog o digital na mga computers. Okay, so computers for individual users. There are 6 primary types sa ato ang ano, no? Sa ato ang individual users sa mga computer, type of computer. So, ang tawag na to na nila ay PCs or the personal computers. So, ang personal computers, it is designed for the use by a single person. So, ang gidesign na siya for ano lang, ng individual na usage. But it is also called the microcomputers. Okay? So, natay 6 ka different types. First is the desktop computers. Second is the workstations. Third is the notebook computers. Fourth is tablet computers, then handheld computers, and smartphones. So, mo sila ang mga types, no? So, ato siyang isa-isahon, every type. So, first type is the desktop computers, and it is the most common type of personal computer. It is designed to sit on or under a desk or table. So, kabalo mong gawang taat ni, no? Kaya usually, mumani ang pinaka-common good nga types of computer ka ng desktop computers. Okay? So, mumani siya, kanang ginagamit, kanang ginagamit sa eskwelahan. So, computer, kanang ginatawag na to nga computer, muna siya nga to ang desktop computers. So, gitawag na siya nga desktop, it's because usually is ginabutang na siya sa ibabaw sa lamesa. So, muna gitawag siya nga desktop. Pero napoy uban nga ginabutang nila ang ilahang system unit sa ilalom sa table. Pero ang monitor na lang o ang mga other peripheral devices ang ilang ginabutang above the table. Okay, so depende na po na. Napoy uban nga ang ilahang mga system unit kay gipatong or gipatungan sa ilahang mga monitors. So napoy nga lang ang pagka-design sa ano. Basically, naatay duha ka designs, no? First is the traditional design and second is ang tower design. So, ito siya yung next slide para makita na to. So, ang traditional design is dati, di ba, makabantay mo sa to ang movie, no? Di ba, ang system unit is ginapatong jud nila sa ilahang, ay ginapatungan jud og monitor. So, napoy uban nga built-in. So, muto sila ang mga traditional design. Pero later on, is na medyo na ano sila, no? Na napoy uban nga. Ang ilang pagka-design is tower nila. Tama na siya, ang kalahian lang nila is, ang traditional is naka-horizontal ang iyahang design. Gipahigda nila. And then ang second is nakatindog na siya. So wala na nila gipatong ang monitor sa ilahang system unit. So ang second is the tower. Tower na siya nga design or vertical na siya. So, pwede na po din mo siya bisan-asa ni mo siya i-butang. Okay, pwede din mo siya ibutang under the table. So, pwede po, di ba, bawal lang gihapon, itapad lang mo siya sa monitor. So, mani siya ang isa sa, ay ang mga design sa ato ang computers or sa ito ang desktop computers. So, basically, kanina man ako naabdan, wala na kayo kaabot ani. Pero, murag na ako yung nakitaan ing ani. Usually, ing ani namang good, yung napatindog na nila. Okay. Second na type is the workstations. So, unsa man yung workstation. So, kung makabantay mo, kani mga workstations, muna siya ginagamit sa kani mga ano na, advanced, no? Or kaning daghan o ginabuhat, bugat ang ginabuhat. So, it has more power and features than desktop. So, makabantayan ninyo, mas ano dyan siya, mas powerful ni siya ng mga computers. Usually, this is used among scientists, engineers, and animators.
So, paspas ang iyang processing speed, dagko ang iyahang word length. So, man na siya, no, for ano ni siya kanang for kaning mga lisod nga mga work. Pero ang atong mga desktop is kanang ano lang mga average type lang siya ang atong mga desktop, 'di ba? So dili kayo siya ang anak ka powerful compared to workstations. So si workstations kay ginagamit man gud siya for kaning animator, so dapat na na sila ay high resolution na mga monitors. And have accelerated graphics handling capabilities. So, mas paspas lang siya. Ha? Gamit siya for mga scientists. So, na siya mga calculations na kinahanglan o paspas kaayo na processing. So, muna nga, ginagamit nila ang workstation specific for that particular na mga fields. No? So, mga engineering na mga ano? Actually ako, nakikita na kaugda ng mga workstations before. Ito, nag-OJT me sa Cebu. So, grabe ka-powerful ang ilang mga computer. Grabe ako ang ilang mga work na ginabuhat na doon, no? Ang mga simulations sa, kato siya kayo, namiss ko itong simulations nila sa car accident. No, ma-predict nila kung kanibang particular component sa isa kakuan, sa isa kasakyanan, kung mabangga siya diri, kung gano'n, mabangga daw siya sa kahoy, mabalik ba ang ilahang bangko, ano, so, kanang, grabe, ilahang, ano ba, kinanay predictions, good, no, kanang, ano na, grabe na siya advance ang ilahang mga simulations na ginabuhat na dito. Kasi if ever nga, sabot nila nga mabalik siya, or di kaya naiingani kapatog na impact. So, ang ilang buhat is gina-adjust na po nila itong ilahang mga ginagamit na materials sa ilahang kakyanan. So, grabe ka-advance. So, muna sa isa na isa sa mga ginabuhat sa engineers. Dito po na ako nakita, no, daghan ang mga computer engineers na dito. Ito, kining mga sa automations, mga usually ang mga computer engineers nag-work. So, muna nga, sila is, grabe po, lagi ka mga nerd lagi. Okay, due to, grabe ang calculations ng ilang ginabuhat. So, mag-scientist po hon, so, muna sila ng mga ginagamit na computer. Dili itong mga average type lang na mga computers. Kay, mga software nga ginagamit is mga bugat mampod. So, dili guro kadaog ang katong mga ito. Ang normal lang ang mga desktop computers. Next is the notebook computer. So, muna siya nga ito ang very well-known na ginatawag na laptop. Okay, so, it is also called the laptop computers. So, notebook ang ilahang term before kay ginagamit man siya usually for kining mga students. No? Kahit tungod sa iyahang, gamay lang mangod siya. Reason is gamay siya, small, and it is portable. So, pwede nimo siya mabit-bit. And then, lightweight lang po siya. Gaan lang siya compare sa ato ang mga desktop computer. So, lisod po kayo naman. Ito kag-skwilahan, ang imong gidala-dala kay ang desktop computer. So, lain kayo nga. At kapag skwilahan, nagbit-bit kag system unit, nagbit-bit kag monitor, nagbit-bit kag keyboard, mouse. So, lain kayo. So, instead, ana is, muna nga na-develop ang ato ang mga notebook computers or our laptop. So, at least, dali lang siya bit-biton, sulod lang ni mag-bag. And then, gaan lang po siya. And, it can operate on alternating current on special batteries. So, napod siya ay, kuan, nasa storage sa battery. Tapos, pwede lang ni mo siya i-charge sa ato ang AC. Nga car, ay sa ato ang AC na fan outlet. Ah, okay. Katong mga naka-ingon nga kanang ano daw kanang magsige daw tag out sa ato ang kindly try to out sa voice channel tapos join mo balik or kay basig ano lang na siya kanang sa internet connection ba basig hinay. So kung hinay ang third connection, possibility is mag ano jud siya. Na-joy ka ng discrepancy sa ato ang
sa to ang live ug sa to ang voice. Eh, pero okay lang na siya class. Ayaw lang kayo ninyo ano ha. Amang gihapon tayo recorded. Ano so sa tong recorded is wala man to siya putol-putol. Diretso to siya. Klaro to siya ang tingog ato. Okay, next ah. Napadi ay. Falls into mobile computer category. Nganong na category man siya as mobile. It's because of its portability. So, wala siya ang isa sa reason. So, kaya na to siya mabit-bit-bit-bit lang. And typically as powerful as our desktop computers. So, kung mabantayan ninyo no, ang atong mga laptop karon kay powerful na pod kayo siya. Diba? Kanang ano na, kanang mukumpit na pod with our desktop computers. No? So, amazing kayo ang ato ang technology karon. Next primary type is the tablet PCs. Or kanang ginatawag na ito nga tablet. So, muna siya, no? So, newest development in portability, kay tungod, ano ni siya, kanang wala na itong mga keyboard. So, somewhat, ano na lang siya, no? Mura na lang siya og monitor. Ay, pero ang yahang capability kay somewhat similar lang po sa ito ang mga desktop PCs. Ay desktop computers o sa ito ang laptop. No? So, makumpit-kumpit po siya. So, full-featured computer po siya. So, natin mga ingana, no? And then, it offer all the functionality of a notebook PC. So, kung sa itong kaya sa ito ang notebook, kaya po sa ito ang mga tablet PC. So, na natin mga ingana ng mga tablet karon nga grabe ka powerful po. And then, ang iyalang input is through a special pen called stylus or digital pens. Pano yung gigunitan, no? So, yung nga na ta. So, ang uban is wala man siya ay digital pen nga ginagamit. Ano lang ka ng touch lang sa ato ang hand. Or, ay sa ato ang fingers. So, yung nga na lang siya. Pero, mas nice itong naa siya ay stylus. So, muna, usually, kung naa ka mag-take ka og notes, lisod mo ka magsulat gamit ang ato ang ato ang tudlo, no? So, mas nindo ito nga natay, stylus pen. Parang itong ginatawag na digital pen. And it runs specialized version of standard programs. Napod siya ka ng mga program nga or mga applications nga mo run lang only on tablet. Na-upload ka ng mga program nga gidesign po siya na mo run on laptop, desktop, or pwede po siya mo run sa ato ang tablet PCs. Okay, so, pero, usually, ang tablet PCs, kay naa siya special nga program nga para sa iya ha. Okay? So, muna nga, kung mag-install ta og mga application sa ato ang tablet PC, is somewhat similar sa ato pag-install sa ato mga smartphones. Next na type sa ato ang computer is the handheld PCs. Siguro kani siya is wala na kayo mong kaabot ani. So kani si handheld PCs is very small computer ni siya. O gamay lang kayo ni. And ang example ani niya kay kanang personal digital assistant. So dati mo nang ginagamit nila no, ng mga dato-dato sa una. Okay, so mura siya og cellphone nga gamay kaayo, pero kato siya that is PDA. So, ang purpose of PDA is mag-take og notes, mag-display og telephone numbers and addresses, and then keeping tracks of dates and agendas, and also exchanging data when connected to larger computers. Okay, naman siya storage. So, pwede nila makakuha tong ilang mga gipang take notes, tapos ibalhin nila into kanang mga desktop computers or laptops. So, basically, ginagamit niya siya for kanang mga ano lang, no? Kanang muna yung ilang ginagamit kanang maghatag sila o kanyang mga personal information nila through yung ano lang, i-display lang siya. Draa. So, napon siya option. Napon siya kining stylus pen nga gamay. So, tuprut-tuprut gihapon siya. So, mura siya og smartphone na to karon. Pero, lahi siya og mga features po. Wala na kayo kukakitaan ni. Wala ko kaapas po daan ni. Somewhat mura lang manggol siya og cellphone. So, ang iyang usage lang yun kay medyo lahi.
Doon nga itong mga cellular phones karon or itong mga smartphones na to karon, diba, kay kaya naman ni buhaton tanan kani mag-take note, mag-display mga telephone numbers and addresses, keeping track sa to ang dates and agendas, kaya naman good siya sa itong mga smartphones karon. So muna nga, tendencies na phase out na ni siya siguro. Or kung nag-exist pa ni siya karon pero gamay na lang ang nagagamit due to, ano na, kaya na sa to ang mga smartphones karon. And lastly, last type sa ito ang computer is, or personal computer is the smartphones. Okay, so smartphones are digital cellular phones and have features similar to PCs. Okay, kaya niya mag-web browse, mag-email, special software such as personal organizers, special hardware such as digital camera or music players. So basically no, ato ang mga cellphones karon kay mugukod na pod sa ka-powerful sa ato ang mga laptops, 'di ba? Pero naalang jud tay mga software nga dili ma-install sa ato ang smartphones, nga ma-install sa ato ang mga laptop o sa ato ang desktop. Tumulong po na ang kalahian nila kay tungod lihi man niyang mga softwares nga ginagamit. Due to tungod kay lahi ang ilahang ginagamit nga mga operating system. Diba? Kaya ang atong mga smartphones karon usually ang mga operating system kay Android. So muna no, so na po yung mga applications nga mo run only on Android lang pod. Pero ang ato ang mga PC ay katong mga ano na to, desktop computers o laptops, kay natay option nga maparan na to ang atong smartphones dito, ah, diba? Nanay uban nga nagabuhat og virtual space dito sa ato ang laptop. Pwede kayo magamit sila og mga Android nga emulators tas dito nila iparan. Oh, so muna siya no. So kana kunyari for example lang ha, ang ato ang mga applications such as kunyari Mobile Legends. So 'di ba? Muga na lang man mo Mobile Legends especially sa ato ang mga smartphones. Diba? Sa ato mga cellphone lang na siya muga na. Pero kay tungod mas powerful man ang ato ang mga laptop o desktop computers mo lang nga yung mga applications po nga gibuhat for laptop and desktop computers na maparan na to tong ML. So mo to siya mga emulators nga ginatawag na to. So it's powerful lang dito nga to ang desktop o laptop. Pero nanapo yung uban nung mga cellular phones nga na ginatakuran na po nila o keyboard. So mudawat na siya o keyboard o mouse. Diba? Kamura na siya og computer nga pwede kagamay lang noon. Kito mo, gamay lang man ang iyang screens. Kaya dapat kanina itong mga smartphones is handheld lang man. Magunitan lang siya sa isa kakamot. Isa na silang ginakonsider na design. Na handheld lang siya. Okay? Pero, ano, nagyapon siya mga softwares nga. Pwede siya magamit og keyboard og mouse. Amazing kayo. So, mura na po siya og laptop. Nga, ano lang, mini laptop. Mura siya yung ano. Computers for organizations. Diba, kaganina ang atong ginagamit, ang kato siya is computers for individual lang man to. So, mo to siya ang mga ginagamit for individual. Pero napod tayo computers nga for organizations, kini mga dagko ng mga kumpanya. So, it can support many users at the same time and it can support wide variety of tasks. So, mas daghan po siya o kaya buhaton. So, examples anino, kaya ng mga network servers, mainframe computers, mini computers, supercomputers, kana sila, mahulog na sila as computers for organizations. Okay? So, ato siya isa-isa ho, no? Ato mga example, we have network servers. So, network servers. Often simply a powerful desktop, centralized powerful PC with special software and equipment, function as primarily computer in networks, provide access to network resources, and multiple servers are called server farms. So, ato siyang ano, no? Kung naka-encounter na mo, like for example, ka ng mga ano, no? Sa kaning eskwelahan. So, sa eskwelahan, di ba, daghan mang kayo taog mga desktop sa ato ang eskwelahan, diba? So,
Ang katong mga desktop, mo to siya ang mga for individual na usage. So, kada computer is na siya individuality, di ba? Ang katong mga every computers na to. Pero kani si network server, kay nalain ni siya nga computer. Asa ni siya usually? Ginabutang na siya. Muna natong ginatawag na server. Natay server. Okay? So, kani siya, is na siya special nga room, usually. So, nakabutang na dito ang mga servers nato. Okay? So, ang trabaho sa server, is sila ang mag-centralize sa ato ang or in-network niya ang ato ang mga individual nga computers. You know? Ganyan siya. So, natay multiple computers, tapos isaho na niya sa isa ka computer. Ang kanin siya, muna siya ang itong ginatawag nga server, network servers. Okay? So, siya ang naghahatag o, ang server usually, kaya muna siya ang naghahatag o mga permissions, special permissions ato ang kada desktop computer, no? Tapos, since naka-network man na siya, so, siya ang ato ang murag, kumbaga, boss na to ni sila ba? Boss na to ning ato ang server. Tapos, kaning mga individual nga computers, is munis lang, mga trabahante daw ni. So, kung saan isugo ani niya, tumano na sa kada computer, so atong individual computers. So, nakanindot ani niya, no, kung naka-network mong good, kay daghan ta og mabuhat. Kunyari, mag-send ka og file, so, pwede nga, dadto lang ka sa server, tapos human, send mo ang files, tanan files, dadto na sa tanan computers. Ito, kay tungod, centralized naman siya. At na po'y uban, no, nga, ang ilang ginabuhat is ang ilang mga individual pieces kay dili na siya, ano, kanamurag, ano lang siya, hawang lang siya, kay tungod, ang iyang storage is naka-centralized na. So, napoy ing ana na ang ilang storage is isa na lang na ana diri a. Pero tagan sila ng mga computers. Okay, so, ang iyang storage is na ana, isa na. So, napoy ing ana. So, usually kan siya ginagamit na siya sa kanang mga computer shop. Ing ana ang style. So, may computer shop na nagagamit o ing ana ang centralized na ang ilang memory. Pero usually, naagyapon yung mga individual lang ilang memory, pero ang network is ano lang for permission purposes lang siya, ang network server. Pero pag daghan na gani na siya, or multiple servers na, tawag daan niya is server farm. Daghan na. So, kanang sa mga Google, o kanang ginagamit nga network, kanang server sa Google, no, sa Facebook, paano sila, multiple naman na sila, so, kana siya, ano na siya, server farm na ang tawag anak nila. Next is the mainframes. Kung sa maning mainframes, it is a powerful special purpose computers used in large organizations and it can handle thousands of users. So, dagko na siya ng mga computers class and it is designed for special purpose. No, kaning mga mainframes. So, ginagamit niya usually sa kanang mga kumpanya. No? Sa sulod sa kumpanya, kung kasulod na mo mga dagko nga kumpanya, naana din sila yung mga mainframes. So, dadto na. Muna ang ilahang ginagamit. Sila na ang mo handle sa ilahang mga employees. So, mga dadto na nakasentralize na nang sa ilahang mainframes. So, muna siya ang handle sa thousands of users. Tapos, ang katong ato ang mga, kunyari, naantay mainframe, no? Tapos, ang katong mga personal computers nga ginagamit individually sa isa ka kumpanya, isang tawag ato nila is terminal. Okay, so, dito sila mag-access ang mga trabahante sa terminal na. Kaya ilang ginagamit ng mga desktop or laptop ba na? So, ang tawag na anak nila is terminal. Okay, so, ma-access nila ang ilahang mainframe. So, sa mainframe, usually is naadira ang ato ang database sa ato ang mga employees. So, naana siya dira. Usually, naapodira ang mga online na databases. So, kanin siya, especially, ang special purpose niya is to handle
large users na large na large number of users. Ay natay duha ka type sa terminal ay sa ato ang kuan terminals. First is the dumb terminal and second is the intelligent terminal. Kung saan kalahiyan nila, dumb terminal does not process or store data. So simply ang iyang buhaton lang is input output lang jud siya. Sumutok so, na natay mga ingana na mga computers mga kana ang iyang ginabuhat is ano lang input og output lang jud siya. Tapos ang kung natay gusto mga storage ang niya is nagtuan na sa ato ang mga mainframes. Ito na ang storage niya. Second is the intelligent terminal. So kani si intelligent terminal kay naa na sa storage. It can perform some processing. Na siya storage iya ha. So mura ni kan computer na to. Nga na. So kung paano pa connect na to sa to ang mainframe. So tapos sa natawag na to siya as intelligent terminal. Tapos dili lang sa intended for kanang ano kanang isa ka task. So dili siya intended for single usage lang no. So kaya niya mo perform og lahi pa nga mga task. Tungod bright man to siya nga terminal. Okay, next is what we call the mini computers. So other terms sa mini computers is what we call it is a mid-range computers. So ang power niya is in between sa to ang mainframe o sa to ang desktop computer. So in between siya dra ang iyang kaya. So much powerful siya sa to ang mga desktop. Pero dili kayo siya inga na ka-powerful sa ito ang mainframe. So inga na iyang power. And also it can handle hundreds of users. So daghan siya ma-cater na users. Used in smaller organizations. So kung ang itong mga mainframe kay ginagamit siya for dagko ng mga kumpanya, kanin siya ang mga ano, kanin mga mini computers kay ginagamit lang siya for small organizations. Ang mga users gihapon kay maka-access sila sa ato ang ginatawag gihapon na to siya as terminal or standard PC. Next type is the supercomputers. So kani si supercomputers is ano na ni siya kaning mamunan siya ang mga largest and most powerful computers. And it can handle large and complex calculations. Process more than 1 trillion calculations per second. So, grabe kayo siya, no? Kung gani ang imong computer sa balay, di yun ka maka-feel o lag, biskan gamay. Biskan pag mag-open ka, daghan kayo applications, kaya niya. And, ginagamit siya sa kanang mga research organizations. So, like for example, kanang sa NASA, tumunan na mga computer nga ginagamit, no? Kanang mga yung anak. Supercomputers na sila ang ilang ginagamit, anak. Kahit tungod, tagko naman kayo na ang ilang mga ginabuhat no ng mga calculations. So, dili na normal na mga calculations ang ilang ginabuhat ana. Tapos need nila og speed. So muna nga kaya-kaya sa atong mga supercomputers ang calculations sa ato nila. Kalitungod, makaprocess siya 1 trillion calculations per second. So yung anak siya kapaspas. Okay, so we are done with the computer for individuals and computer for organizations. Okay, so next is we will discuss on computer components. So, unsa ang mga components nga atong ginakonek or unsa ang mga components nga atong ginagamit or naa sa ato ang computers. Okay, so first is ang ato ang computer hardware. Component na to computer hardwares. And naman pud tay softwares. So una sa ta with the hardware. So it includes the electronic and mechanical devices that process the data, refers to the computer as well as peripheral devices. Di ba nag-ingon ako nga naa tay computer hardware ug naa tay computer software. Now what's the difference between the hardware and the software? So basically class, anything nga imong
anything that is tangible, so anything nga imong magunitan, kana siya is hardware. Diba? So, ang saan mo siya pag-categorize, no? Kunyari, magunitan nimo, magunitan ba nimo ang monitor? Magunitan. So, that is a hardware. Magunitan ba nimo ang mouse? So, that is already hardware gihapon na siya. So, kanang mga CD, kanang mga memory. So, hardware na siya. So, anything nga imong magunitan, that is computer hardware. Pero kung may nguntag computer software, dilit na to na siya magunitan. So, ansay mga example, ana? Kanang mga applications na to sa ato ang computer? Ang atong operating system, kanak sila, dilit man na sila magunitan. So, kanak sila is softwares to sila. Okay, so, inga na. Anything that is tangible, hardware. And then, kining peripheral devices, unsa man siya ang ato ang, anong gitawag mo siya, peripheral devices. So, ang iyang gamit, ana, is used to expand the computer's input, output, and storage capabilities. Sa example sa ato ang mga peripheral devices, kaning ato ang mga mouse and keyboard. So, ano? So, mo man, ang may pinaka-common yun ng input, input devices sa ato ang computer. So, ano siya ang pinaka-common? Pero pwede pa manggod ta magdugang. So, for example, magdugang ta o printer. Kaya siya, kung na-expand na to ang kaya sa ato ang computer. Hindi kaya mag-input po ta dira, magdugang ta o mga scanners. Kaya siya, no? So, napa-expand na to. So, kung scanners ang atong gibutang sa ato ang computers, napa-expand na to ang input capabilities o ang output capabilities sa ato ang computer. Diba? Kahit itong kung mag-scan ka, pwede input mo na siya kung mag-scan ka. Tapos kung mag-print ka, that is output. So, na-expand na to. So, muna sa ang gamit sa ato ang mga peripheral devices. Okay? Okay. So, isa sa pinaka common nga hardware sa isa ka computer nga dapat na adjud siya is ang ato ang system unit. Usually mo ni ang ginatawag nila or ginatawag sa uban nga CPU. Pero dili ni siya mao ang CPU. Okay, this is the system unit. So, ang system unit kay the case that holds the power supply, storage devices and the circuit boards including the motherboards. Si system unit kay katong siya tanan na nadadto ang mga supply na to or supply na siya sa sulod na nadadto ang ato ang board ang ato ang mga storage devices katong mga hard disk muna na siya dira ah. So pag mabuild na to siya nimo tanan is muna to ang ginatawag na to nga system unit. Okay, so kung ato siyang take a closer look na to ang nasa sulod sa system unit, no? So, common is na siya power supply. So, ang CPU is naan siya sa motherboard, nakadikit. So, gamay lang na siya dito. Tapos, natay CD-ROM, natay flop para sa floppy disk. Diba? Pero usually, sa karang mga bago karon wala naman yung floppy disk. Nga, koan, port, flip na niya siya. Okay, tapos na niya siya, hard drive, hard disk. Daraan na ito nga nabutang at muna sa ang storage na to. And then, napagtay RAM. Ang dura. So, kompleto siya, no? So, wala siya. Nakikita niya na yung mga video cards, na yung mga sound cards, na yung ana. Wala siya ang nasa sulod sa ato ang computer. Usually, kung tanawin mo sa likod or sa ato bangan, naani sila. Okay, naani fan, naay para sa mouse, naay para sa keyboard. Okay? Pero kani siya, muna siya ang mga sa una class, katong mga sa daan, di ba? Naatay katong muragog. Ang iyahang input for mouse and keyboard, kay katong lingin, good, ang iyahang port. So, karun sa mga bago karun, kaya ang mga port na nga ginagamit sa atong mouse and keyboard, kaya naka-USB na. Ang mga siya, no? Kung tanaw ninyo, kani siya, this is a USB port. Muna nga, bilhin na tatawagan itong atong mga flash drive o USB. May flash drive siya. Kaya ang USB is maumi siya. No? So, kanang ato ang isok-sok nira, that is already USB nga po na siya. Pero USB type. Kani siya, USB port ni siya. Okay?
So, daghan na sa ano, na-apply pa sa network. Natin mga VGA, no, para sa monitor. Sa karon kinaanin mga HDMI, DVI. So, depende na, no, sa kung unsa ang availability nga na sa ato ang mga system unit. Okay? So, una na siya, kung tanawin ninyo na siya, na siya sa atubangan or sa likod. Okay, na-apply ka na para sa audio, kanang sa ato ang para sa ato ang mga headset, no, na-apod siya. Na-apod siya audio port. Okay. And then, naatay, tulod sa ato ang kuan, tulod sa atong system unit is naatay, motherboard. So, the motherboard, it is the primary circuit in the computer, which consists of RAM, ROM, BIOS, CMOS, processor, socket, etc. So, muna siya ang ato ang, nadri atanan ang ato ang, muna siya ang isa sa dapat pinaka-importante nga naa sa ato ang computer, nga ato ang motherboard. So, daraan na ito ipang taod ang ato ang mga RAM, na pang ROM, na po dira ang ato ang CPU. So, dira na ito itaod ang ato ang CPU. Tapos, memory po, dira a. Okay? So, kini siya, dili na nato ni siya i-discuss nga ka ng in-deep, kinaman mo yung subject para ani. Na mag-ano jud mo, mag-discuss jud mo, mag-troubleshoot mo ang computer. So, namay subject para ani. And then, isa sa component paghihapon sa ato ang computer, so kung tanawin mo siya class, no, this is already, ang processor is a component lang sa ato ang computer. No, kamo na siya nga. Okay, so ang processor or the central processing unit, ang atong ginatawag ng CPU. It is part of the computer that controls the execution of program instructions. And this is the primarily chip of the system that manages all the other components of the computer. And the processor is the logical circuit that responds to and processes the basic instruction that drives the computer. So basically, ang central processing unit is sa ang nag-govern sa tanan. Sa ang na-control sa tanan. Tanan mga instructions is siya ang nag-process ana. So basically, kung sa human pa na, muna siya ang ato ang utok. Siya ang mo-send og command para buhaton ni kunyari sa ato as ato ang sa tao, kumingon si utok nga kanang kuan, lihok tay lakaw. So kung command si brain nga lakaw, so kanang lakaw pod ang ato ang tiil. No. Tapos siya pod ang nag-process sa mga input. So, for example, sa ato ang sa tao. Okay, so kung natoy nadungog, kunyari ni nadungog. Okay, katong mga nadungog ni Dalunggan, kay those are mga signals pa lang to sila. Pero si brain, siya ang nag-process kung unsa tong mga signal nga na-receive. Ito na niya mahibal-an nga okay, nagpa-play daw siya og music. So, ingana po ang trabaho ni processor. Siya ang nag-process sa input. Siya po ang nag-process sa ito ang output. Siya po ang nag-process sa ito ang storage. No? Kung siya gusto i-store, siya ang usugo ana. So, basically, siya ang pinaka-powerful sa ito ang computer. Okay, so, kana muna siya ang katong sample na ito, no? Kani. Sa mga central processing units, so man sila, no, natin mga AMD, pinaka-common karon kay na kaning mga pinto ay kaning mga ano Intel na mga processors, no, tapod tayo katong mga Ryzen nga mga processors. Kana sila mo na sila mga processor, daghan kayo processor, depende na sa inyo kung unsa inyo ang maangayan. Ano sila, ginataod lang ni sila dito sa ito ang motherboard. So, gina-insert lang na siya. Okay, for input devices, sa ito ang computer hardware, natay mga input devices o natay mga output devices. Okay, so, unsa itong mga input devices? So, ang input devices, it is
the unit that gather information and transform that information into series of electronic signals for the computer to process. No, so wala siya, no. Like for example, ato ang keyboard. So kani ato ang keyboard kay ano pa na siya mga ano pa lang na kanang 'di ba hardware pa man na siya. So ang ginabuhat sa ato ang keyboard is nag-send na siya og signals dito sa ato ang computer. Tapos i-process to siya ni CPU kung unsa to siya nga signal. And then out from that is makabalo siya kung unsa ang imong gi-press sa keyboard. Nga to siya. Okay, kung nag-click po ka sa mouse o kung nag-click ka right-click, so, nag-send to siya og signal. Padulong sa ato ang processor. Tapos i-process to siya. Tapos, dito na mahibalaan ni computer nga, okay, nag-right-click siya. So, basically, mag-gather lang dyan niya og information si input devices. Okay, so ang katong kuan, katong mga information, tanan information nga ato ang ginabutang sa computer, muna siyang tawag ana niya is input. And it can be classified from variety of sources. So pwede nga ang input is from a person, pwede pod, so kana kung from a person, kana paraan ng keyboard, mouse, so gikan man na sa person, kinahanglan pa man siya tuplok-tuplokon sa tao. Okay, and it can also be from a storage device nga naa sa computer. So input gihapon na siya kanang kunyari no na among kay hard drive sa imong computer. So kunyari na ay gusto nga i-kwaon si processor, na siya i-kwaon dadto sa naka-save dadto sa imong hard drive. So for example, nag-open ka og application or nag-open ka og Word nga application. Okay? So ang hitabo, i-double click nimo tong imuhang kuan. So for example na ano. Okay, kanya siya. So kung for example, nag-click ko, naglihok-lihok ko sa kong mouse, kana siya is ang source ani is human or person. Diba? Tapos gi-click na ko ni. So pag-click na ko ani or kani siya, gi-double click na ko ni. Ana, so naay mo gawas nga another application kani siya kat mo gawas tong sa tong sulod atong nga file. So kana siya class is fetch na siya gikan sa ato ang memory kay naka-store man na siya dito sa memory. So nahitabo katong pag-fetch na to sa ato ang file is from a storage to siya input gihapon to siya from a storage lang noon. Moto gi-process to siya ni processor and then moto nga na-display niya. Nga okay, gusto din nimo mag-open ani nga application or kani nga file. Okay? Tas pwede pod nga ang input is from the another computer. So pwede, no? Nga kunyari, natay duha ka computer. Tapos mag-copy ka og file gikan dadto sa Picas computer tapos ibalhin nimo sa kani nga computer. So kana siya from another computer na siya. O di kaya ang input nimo kay naa or mag-copy ka og file gikan sa imong cellphone padulong sa imong laptop. So kana siya ang input nimo is from another computer. Okay? And next is input na to is from peripheral devices. Now, so for example kana mga kuan printers. Kana siya or scanners. So, ang input na to is nagikan sa ato ang scan. And many more. So daghan pa, depende na siya sa ato ang mauna-unaan. So primary input devices sa pinaka common sa atong mga computers is ato ang keyboard. So muna siya ang pinaka common, isa sa pinaka common. So keyboard, isang keyboard, it is a type of device that translates keystrokes into letters and or numbers. And the letters that are then interpreted and based on the instructions given, commands are executed. Okay, so muna siya na kung magtuplok ta o natong i-keypress sa ato ang keyboard, so i-process to siya sa
processor sa CPU, and then dito na mahibalaan kung unsa to siya nga letter or numbers. Or kunyari mga command. So for example, nag-alt F4 ka. No, so ingana na. So i-ano to siya, i-process to siya sa processor, and then makabalo siya kung unsa to siya. So nabot siya specific commands nga buhaton. Kunyari nagtuplok ka sa Windows, kunyari sa ako, nagtuplok og Windows, so nay ni gawas pod nga additional sa ako ang screen. So na siya buhaton. So muna siya si keyboard. Depende sa instructions nga nakahatag sa kato nga specific key sa keyboard, is na siya specific pod nga command nga i-execute. Next nga primary input device is our mouse. Now, it is an input device that allows the user to manipulate objects on the screen by moving the device along the surface of a desk. Kani akong ginabuhat. Ano siya na? Lihok-lihok tawag mouse. Kaya din, pwede po ka mag-click, mag-double click, mag-drag. So, anything na naa sa ato ang screen is pwede siya i-control via mouse. Another is ang joystick. Okay, so, kani siya for kana mga gamers. So, isa ni siya sa ginagamit for games. No. So, input devices, gihapon na siya. Another, is kanang ginagamit at or kanang scanners. Diba? This is also a input device. Pero, ang tawag na sa ila is peripheral input devices na. So, ito ng mga pang-extension. No, katong mga primary is mo, man to ang mga kanang necessary jud nga naa sa ato ang computers. Okay? So, kani siya, ang mga scanners na to, it allows mag-scan taog text, graphics, or images. So, mara siya, scanners ang ato, isa na siya sa ato ang peripheral input devices. Mag-kwanta, mag-scan ta diri. It's either i-save na to siya as PDF, i-save na to siya as picture. So, pwede kaayo. Next is, okay, so, digital cameras. So, kung gusto ka nga na i-camera ang imuhang computer, so, pwede ka mag-extend og camera. So, these are the peripheral input devices that allow users to create pictures and or movies in a digital format. So, diba? So, usually, pag natay mga kanang ano, so, butang ni muna dara, digital camera, tapos i-connect ni muna siya sa imong computer. Tapos, pwede na ka maka-capture og picture or video. So, muna siya. So, isa na siya sa ito ang peripheral input devices. So, daghan pa na ang mga peripheral na input devices, depende na siya sa imuhang gamiton. Or nakadepende na siya sa imuhang task, sa imuhang trabaho nga gusto ipabuhat kang computer. So, daghan kay taog mga peripheral input devices. Next is, ang ato ang output devices. So, unsa man yung mga output devices? So, muna sila ang naga-display or naga-print, or naga-transmit raw results that are being processed by our computer memory. So, usually, kana ato ang mga makita or mga output nga nasa itong computers. So, isa sa ato ang primary na output devices is our monitor. So, muna siya. So, mag-display siya og information. Okay? So, monitor. Muna siya, isa na siya sa ito ang primary na output devices. Another is katong mga kuan, kana mga printers, so kana sila mga output devices, gapo na. Pero makategorize na siya as peripheral output devices. So, monitor. So, sa monitor, natay mga bantayanan ng mga key terms. So, for example, may nguntag resolution. So, resolution is the density of the grid used to display or print text and graphics.
The greater the horizontal and vertical density, the higher the resolution. So, familiar, guro ta ka aning resolution na to, no? Kay, mamili, manjunta og mga katong high resolution na mga monitors. Okay? So, sa una mang good, kay katong mga CRT, katong mga napay buktot-buktot sa likod ng mga monitor, so, kato siya, dili kay to siya ingato ka dako ang iyang resolution. Pero sa ato ang mga monitors nga ginagamit karon is tagas na siya og resolution. So, the more ang resolution mo, no, the more ang iyang vertical o horizontal na mga density, no, kung daghan ang iyang pag-ana, scan sa pag-ana, daghan doon yung scan sa pag-vertical, so, kana, mas makaproduce ta og mas clear nga image, mas clear nga display. Okay? And then, napunta ginatawag na pixel. So, pixel, it is the smallest unit in a graphic image. So, kaya siya, no? So, kani siya composed og kani nga picture is composed ni siya og mga gagmay kay nga mga dots. So, sa kada dot, muto siyang ginatawag na to nga pixel. Ato pinakagamay. So, probably kani siya, no, kay kuan, dako kay ni siya og pixel or dako kay ni siya og kanang resolution. Kay tungod clear kayo nga tong image. Pero kung i-try nimo nga pagamyan or i-pixelated nimo ang imong image, pagamyan nimo ang iyang resolution, so mahitabo class is muna makabantay mo anang uban nga kanang nagbox-box good. Klaro kayo, makaingon ka nga klaro kayo siya na pixelated. Matang ginatawag na to. So, yung ano, no? Kung tanawan na to siya, so, tanawan ni Muni, so, ang kada box, ani, so, ano na siya, ang monitor is bahin-bahin na siya, vertically, o horizontally. So, sa kada box ato class, moto siya ang ato ang pixel. No? So, kung kunyari, yung ano, no? O, diba? Kada box is ginakuloran na niya. Tapos, o, muna siya nga makabuo siya og image. Depende sa box nga yung ginakuloran. Pero kung kini siya, kay gamay mong kini siya og resolution, gamay kini siya og pixel, ay gamay rang yung number of pixels, so muna siya nga, dili kaayo clear ang yung image. Pero kung padak-an nimo siya pag-ayo, or padak-an nimo pag-ayo ang imuhang resolution, no, so muna siya nga, mas clear ang atong image, mas daghan ang iyahang number of pixels nga ginagamit. So, kani, dako na kayo siya og daghan na kayo siya og number of pixels nga ginagamit. Kani nga display. Diba? So, dili siya distorted ang image. So, wala kayo makita na mga edges. Okay, kaya itong daghan kayo siya og so, kung imuni siya i-zoom pag-ayo, kung i-try imuni siya zoom pag-ayo nga picture, so, mahulog, makakita na kadadto og mga edges. I-zoom na siya nimo pag-ayo. Okay. Napod tayo lain-lain na type sa monitors. Okay. So, ang una is katong CRT monitors. So, klaro man kayo ning mga CRT monitors. Unsa meaning sa CRT? Ang meaning anan niya is cathode ray tube. Okay, so cathode ray tube. So nana siya ay ano dadto tube sa sulod, tas moto siya ang mo project sa ato ang image diri a. No, so mo na siya nga daghan kina siya og component dadto sa sulod para lang maka-project og image. Tas kani siya katuting na ibuktot-buktot sa likod. So mo na siya ang ato ang mga monitors nga ginagamit before. Okay, so kani siya ang katong monochrome. So ang kalahi ang bantayanan ninyo sa mga monochrome nga CRT, pinaampod yun nilahi nga CRT. So ang bantayanan ninyo sa monochrome nga CRT is bugdo ni siya diri sa tubangan or curve ni siya diri sa tubangan. So ana, curve na siya dira sa tubangan.
Ay, next is, wala naman kayo kung kakitag ingani karon eh. Lala na sa mga karaan ng mga kuan, karaan ng mga TV, karaan ng mga computer. So next na to is hining flat monitor. Nga si RT gihapon siya pero flat na ang iyang monitor. So monitors have a flat display screen to reduce glare. Okay, kay kung mabantayan man gud nimo tong kanisya monochrome, kung muli-li man gud ka ana diri sa kilid daghang glares. No. So kay para ma-reduce nila tong glare, mo na nga natay flat. So kung muli-li ka diri sa kilid, wala na nindot ang imong image nga makita gihapon. Pero kung katong naka katong naibuktot sa tubangan, kung muli-li ka sa kilid, murag distorted ang iyang image nga imo makita. Pero diri a is dili. Itungod flat naman ni siya nga monitor. Okay, so muna siya, no? Gi-explain niya dere, conventional display screens, katong mga curve, kay more susceptible to reflections from external light sources. Okay, kay tungod, curve man to siya, so na-judge siya yung mga reflections nga mahitabo. So muna, nga natay glares nga manggawas. Kung liliunin mo na, dito, muli-li ka sa kilid sa screen, so na-ay somewhat distortion sa imuhang makita nga image. Pero kanina sa flat monitor is so less susceptible na siya sa kaning reflections. Next is kaning ato ang ginatawag ng mga LCD monitors or the liquid crystal display monitors. So it is the technology used for displays in notebook and other smaller computers. Now it works on the principle of blocking light rather than emitting it. So ang ginabuhat ani, okay, napod may subject nga ing ani no, napod may subject para ani nga i-studyhan ni siya. So kung mga ECE mo, ginastudyhan ni siya usually jud sa kanang in-deep sa mga ECE. So ang ginabuhat nila is kaning LCD is ang iyang ginabuhat class is ginablock niya ang light. So wala na siya naga-emit og light sa likod. Ang iyang ginabuhat is ginablock ang light. So kung ani manggod na ko, ang light manggod na to is nana siya'y lain-lain nga colors. Diba, nakadepende na siya sa frequency niya. So ang isa ka light na to, kay nag-compose na siya og daghan kay nga colors, spectrum of colors. Pero kung naa siya'y certain, so sa kaninga pixel, kunya diri ang pixel is giblock niya tong certain colors. So kung dili to niya palutson nga mga color class, dira a, mahitabo, naa siya'y makreate nga color. Diba? Kay tungod, okay, kani atong light is ano man na, daghan man na siya or compose man na siya sa tanan colors, ang kanang light na to. Pero kung nana siya i-block, so meaning, mabilin tong ubang colors na lang, mura to siya ang makalusot sa ato ang LCD. Tapos katong makalusot, mura to siya ang mo-create sa ato ang color for that specific pixel. So muna siya ang principle nga ginagamit sa ato ang mga LCD. So wala siya nag-emit og light rather than yung ginabuhat is ginablock niya ang light. Okay? Uy. Okay, printer. Dapat danto pa ni kaganina pa ni. Okay, so isa sa ano po no, output devices is gingon na nato ni siya is ang printer. So, ang iyang kaya buhaton is makaproduce siya og text or graphical images on paper. So, hardware siya. So, pag picture nga kanang murag software is dira sa ato ang monitors. Pero kung gusto nimo siya nga kanang ano siya, hard copy, is mo na siya nga i-print na to siya sa ato ang paper. So, magunita na nimo siya. So, type sa ato ang printers. Daghan pa man dapat tong mga type sa kuan sa monitors or sa tong display na to nga mga monitors. Napatay mga LED. So lahi pud siya sa LCD, napatay mga LED. No, nga mga monitors karon nga nanggawas. Okay, so since mura man to ang nasa slide, so kato lang sa ta. Okay. Isa sa type is kining ginatawag na to na
bubble or inkjet printer. Okay? So, aside sa katong na-mention na itong mga printer before, katong MX.matrix na mga printer, no, kato siya. So, kato ang yung ginabuhat ato is gina paspas kayong pag-press sa paper. And then, kato sa pag-press niya sa paper, matransfer ang ato ang carbon dito sa another paper. Tapos, mo to siya mo create o image or text sa ato ang paper. Pero kani siya, bubble or inkjet printer. So, a printer that places ink on the paper by spraying droplets through tiny nozzles. So, ang ginabuhat ani niya is ginasprayhan niya o ink ang ato ang paper. Gagmay kayo nga pagka-spray. Tapos kato, syempre, kato ang ato ang nakaspray is moto siya ang mo-create sa ato ang image or sa ato ang text. Tapos kung mabantayan ninyo class, kaning inkjet printer, inighuman ni mo og print kay inigtanaw ni mo sa papel kay medyo basa-basa. Okay, so inigtanaw ni mo, inigana ni mo sa papel kay oy medyo basa-basa siya. So muna siya, ink man ang yang ginagamit, ginaspray niya dito sa papel. Tawagan na niya is bubble or bubble printer or inkjet printer. So next is the laser jet printer. So a printer that produces high quality printing and produces both text and graphical outputs. So lahi pa dang ihang way naka-laser siya. Katong pag-print niya is ano siya. So tungod kay laser ang iyang gamit, so mas clear ang iyang image nga ma-create kay tendency man good sa katong inkjet kay mukatag ang iyang ano. So muna nga dili kay siya ing anak ka high ang quality. Kaya itong dili kayo niya ma-pinpoint itong mga pixels. So, diri sa laser is ma-pinpoint man jud niya every pixel. So, muna nga nahitabo is makaprint taog mga high quality nga pictures. Then, the dot matrix. So, na-mention na ito ang dot matrix, no? Nga, it uses a series of pins to create an image on a paper. Okay? So, it is the most economical way to print information because barato lang manggod ni siya. So, barato lang po dang yung paper na ginagamit. Tapos, wala siya. Wala, dili man nimo na siya balahan o ink. Dili po nimo na siya ilisan. So, pins lang man na ang naadira. Tapos, ang imuha na lang yung ibala kay ang katong paper nga na ay carbon. Okay, other output devices. So, kanang projector. So, isa po na siya sa output devices. So, muna ano, nga mag-connecta o VGA or HDMI sa to ang mga, sa to ang computer and then i-project siya via projector. So, output device gihapon ng projectors or kanang mga projection system na ginagamit sa classroom. Okay, so para at least daw tanan daghan ang makakita. So, i-project niya. Ano siya? Output devices gahapon ng projectors. Another is speakers. No? So, speakers. Isa po na siya sa output devices. So, aside sa speaker sa imuhang built-in nga speaker sa imuhang sa imong laptop or sa imuhang computer, so, pwede po nga naakay ng peripheral nga speaker. So, maka-send ka dira o or makaproduce ka og sound ana. Then we have storage devices. Daganta klase-klase na mga storage devices. So natay. So ang ginabuhat aning storage devices is used to keep data when the power to the computer is turned off. Okay, so sa ato ang mga devices mang good, sa ato mga memory, kay namang good tay mga type sa memory no nga pagwala'y power or wala'y kurente ang imong computer, ang katupong sulod sa katong na memory kay mawala. So example ana niya is kanang RAM. So si RAM kung wala'y kurente, ma-erase tanan sulod ni RAM. Pero si ROM is dili. So example sa kaning mga ROM na to no kaning hard disk. So kana siya bisan pag walay power ang imong computer, inig on nimo, naara gihapon didto sa sulod ang imong information or ang imong data.
na gihapon dadto so kani sila mo ni sila ang katong mga storage devices nga permanent sa so, mahulog makategorize ni siya as permanent na storage devices floppy disk mga CD tapos natin mga flash drives ay mga optical disk mo ni siya katong mga CD then mga hard disk ay siya na mo na siya ang mga storage devices na itong ginagamit. Then, apat yung ginatawag ng mga computer softwares. So, ano sa mga computer softwares? So, manatawid na computer hardware. So, next is, we have computer softwares. So, di ba, mga softwares, kaya muna sila itong mga dili na to, dili tangible. So, unsa man na siya. So, computer software, these are the instructions and associated data stored in electronic format that direct the computer to accomplish a task. So, muna siya no, ang mga, kanang mga applications, muna sila, mga softwares na sila. Operating system, so muna sila, softwares gihapon na sila. Okay? So, muna siya, naana siya sa sulod sa ito ang computer. Dili na to na sila magunitan. Intangible na sila ang mga, koan. So, natay two types si sa to ang software. First is the system software and next is the application software. So, klaro kayo sa kalahian ani nilang duha. System software, it helps the computer carry out its basic operating task. So, yun sa mga example ana nila kanang mga utilities or kaning ano, operating system na to, OS mismo. So, that is a software. Kay kung wala ning OS, ang atong computer, ano lang na siya, hardware lang na siya, wala na siya buhaton. Pero kung installan na nato na siya og OS, dadto na siya kaya buhaton. Depende sa OS nga atong gi-install sa iya ha. So, si software ang magdala og bida sa imong mga hardware. Mga utilities, no? Kanang mga additional nga mga softwares nga atong ginagamit nga, so like for example, kanang sa ato ang mouse. Diba, naman po tayo utility for the mouse, nata utility para sa keyboard, kay para mugana to sila. Okay? So, muna siya, mga softwares na sila, system softwares na sila. Okay? Or, kanang utility para sa ato ang koan, para sa ato ang printer. So, naapod na siya. So, gina-install na siya, additional installation, para mugana na siya sa ato ang computer. Kung isaksak na to. So, si OS, muna siya ang isa sa master control or muna siya ang isa sa pinaka-importante nga i-install na to sa ato ang computer. So, it is the master controller within a computer. So, daghan kay tawag OS. So, for example, ang mga common nga ginagamit na to nga OS, kay kining Windows, Mac OS, then the disk operating systems. So, muna sila ang mga common nga OS. Tapos napod tayo ka itong mga Linux, Unix, kung gusto mong Python, maka ito sila. Wala siya. So, siya dyan ang basic nga gina-install or dapat necessary nga install para mugana ang ito ang hardware. So, next is katong mga utilities. So, utilities augment functionality of operating system. So, madugang lang siya sa kaya buhaton sa ito ang OS. So, it includes device drivers. So, kato, mga drivers, no? Para sa ito ang mga peripheral devices. And troubleshooting capabilities. So, for example, kato, drivers para sa ito ang mouse. Ano? So, utility to siya. Driver para sa ito ang keyboard. Utility po to siya. Para sa camera na to. Para sa printers, sa scanners. No, so kana siya na siya specific na mga drivers. And usually atong ginabuhat na kay gina-upgrade na to siya sa latest na version. Pero kung naay mga problem, so muna siya i-downgrade na pud nato ang atong mga drivers. Okay, so kana sila mo aid lang na sila sa kaya buhaton sa ato ang operating system. And utilities provide file management capabilities such as copying, moving and renaming a file. So kana siya na isa na siya sa kaya buhaton sa ato ang kuan sa ato ang utilities kanang mag copy paste kana sila so nana siya sa utility
Ang main function lang jud ni software is mapagana ang imuha ay sa atong OS is mapagana na to ang atong mga softwares. Pero aside ana, kung mapagana na niya ang yang ginabu ang utilities na ang mo dugang sa kaya buhaton ni OS. Next is naatay application software. So, unta siya ng system softwares and then application softwares. So, unsa ning mga application software? So, it accomplishes specific tasks for users. It enables a computer to become a multi-purpose machine. So, depende sa application nga ito ang ge-install sa ito ang computer, mapod ito ang kaya buhaton sa ito ang computer. Diba? Kung nag-install tag AutoCAD, so ang itong computer, kaya siya mabuhat o ka ng mga kuan, design nga ginagamit sa civil engineering. No, kunyari, nag-install pod ta og MATLAB nga application. So, katong MATLAB, mismo po ito siya, ginagamit po ito siya for na mga engineer sa ilahang calculations. Amo na siya, no? So, yun nga na ang ginabuhat nila na application softwares. So, kung nag-install ka og Word, PowerPoint, Excel, o makabuhat ka og katupod na mga butang. So, muna nga, kinahanglan na ito i-install ang mga application softwares para mapa-expand na ito ang capability sa ito ang machine, sa itong computer. Kana siya, kanang application softwares, muna siya ang nakapa-multi-purpose sa ito ang computer. Okay, so natay mga lain-lain nga type na po sa ito ang application softwares. Natay productivity softwares, kana mga databases, spreadsheets, so kana sila. And then, napod tayo for presentation software, so kato, moto siya katong PowerPoint. So, napod tayo mga document preparation na mga, ano, softwares. So, kato mga word processing, o kaya ng word na to, o di kaya ka ng, ano, notepad. So, muna sila for word processing. And then, naata, usually, ang pinakadaghan dyan kay mga project management na mga softwares. So, muna siya. So, napod tayo lahi mga softwares. So, application softwares, lahi siya. So, example, kini mga graphic creation and manipulation, animation and 3D graphics, video editing na mga softwares, such as parehan ng mga Filmora, yung ano, no? So, muna siya. Or kuan, internet connectivity. So, kini mga kuan, mga Chrome na to. Wala sila. Internet, website creation and management. So, naapod. Ito mga programming ng mga kuan, ng mga softwares. Then, groupware. Financial management, educational games, and tutorials. So, daghan kayo og softwares, no? Nakadaghan dyan kayo. O, muna siya. So, kung kunyari, gusto po ka makakreate og software, so, magamit ka og another software. No, another application ng software. So, kung, so ano kayo siya? So, such as para na magbuhat ka og TOS para sa imuhang business. So, magamit na pud ka og application software kay para maka-create ka og application software na lahi. So, muna siyang ginabuhat ana. So, dadto ana siya under na siya sa katong ano kini creation and management ng mga softwares. Then, natay mga different programming languages. Na? So, ang kanang mga programming languages, kaya muna siya ang it is the basic building blocks of any software. So, si programming languages, daghan kayo na sila, pero muna siya ang pinaka foundation sa ato ang pag-create og software. So, kung kabalo ka sa language, kabalo ka mag-create og software. Mention, no? And languages, it allows a programmer to write instructions that a computer can understand. So, mahitabuan na, since ikaw man ang mabuhat sa software, so tagaan ni mo og instructions si computer via the programming language kay para kato siya na mga
instruction is mo to siya ang sundon sa imuhang software nga gibuhat apan completion na sa imuhang software. So kung nagbuhat ka og software nga mo process og mathematical na mga calculations, so maghatag pug ka og instructions ato. So, ikaw ang maghatag sa mga formula, so imo na siyang i-program. So pag naka-program na ka, ibuuhon nimo to siyang software ay para pwede siya ma-install sa lain nga computers. And then mapagana nimo to siya depende sa imong instructions nga gihatag sa iyaha. And programming languages have some resemblance to the English language. So natay mga pataghan mong gunag klase-klase ang languages class na ana siya ay high-level nga language o naapod tayo mga low-level na language. So, kato mga high-level language, moto sila ang mga English-like na mga language. So, for example, kaning C, Java, kana sila mga high-level languages na sila. So, ang ilahang ginagamit, ana, kung tanaw ni mo ang ilahang structure sa codes, kay somewhat resemblance sa English. Resemblance lang siya sa English nga language. Pero dili jud siya ingana, kay naman pud siya syntax nga ginasunod. No. Pero kung kabalo ka English, probably dali lang sa imuha mo learn og programming language. And then katong low level language, napot ay low level language, no? Katong siya somewhat resemblance pud to siya sa machine language. No, so ang ginabuhat ako, kung makabantay mo dito, ang iyang mga type sa codes kay somewhat mga numbers lang, 1010, di kaya mga kuan lang, mga values lang. So dili siya, for example, no, assembly language, that is low level language ng assembly. So kung mag-learn mo og assembly language, so kung makita ninyo dadto, ang ilahang mga instructions kay dili nimo masabtan unless gi-trace nimo kung unsa ang mahitabo sa imuhang program. No, kaya ang iha man dito kay mga move WF. No? Add LW. Mga inga na ang ilahang kuan. So, wala ka kaila. Unsa man ang add LW. So, kung wala ka kaila sa katong language, dili jug ka sabot. Pero diri sa ato ang C or sa atong Java. So, like for example, may ngunta, print F. Hello world. So, meaning, aklaro ka, ayaw nga, mag-print the Asia o hello world. Nga na, no? So, somewhat resemblance lang man siya sa itong English language. So, muna nga, usually, ang ginagamit sa mga programmers yun, kay kaning ato ang high-level na mga languages. Kay tungod, ang yahang is somewhat resemblance sa human language, which is English. So, pero, ang ato sa kaninga subject, ang ato lang i-learn is C language lang. C lang ato ang i-learn. Computer networks. So, ano lang siya, Mrag? Introduction lang kayo na siya sa computer networks. Kaya naman, due subject nga para sa computer networks. So, na due subject para ani. So, network. So, ang network, it is a collection of computers and other devices that communicate to share data, hardware, and softwares. So, common kayo niya sa kanang mga internetan or sa kanang mga eskwelahan. So naka-network na sila tanan. Kay para pwede ka maka-share og data, maka-share og files, and then ma-share pud nimo ang ilahang hardwares, no? And softwares. So pwede ka mag-install ka og isa ka application software. Tapos so instead of mag-install ka sa kada computer, ang ginabuhat, kung naka-network na siya class, is gina-clone na lang na nila. So, pag i-clone nila, meaning, tanan computers nga connected sa network, is ma-installan ato. So, muna siya, isa sa advantage pag naka-network ang ato ang mga computers. And then, pwede po ka makatransfer og files from one computer to another via network. So, muna siya nakanindot pag naka-network siya. And then, sa networks natay, ginatawag po nga local area network o wide area network. Pero daghan pa ni siya, naapa ni metropolitan area network and so on. Pero kanisya ang medyo common. So, local area network o
wide area network. So ang LAN, so a network located in limited area. So kung nastudyahan, kung maka-take na mo og subject na computer networks, dadto na ninyo mahibal-an, no, na si LAN di ay ginatawag lang na siya nga LAN pag limited lang ang imong area. So like for example, within a room lang. So within a room kana siya or kanang internetan, pare ana. So ang kanang internetan naka-LAN lang na sila, di ba? Kay limited lang man ang area ana. So katoyahang interconnection dito sa networks is LAN lang to siya. Pero pag may na tag one, so it is a network that covers a large geographical area. So for example, kanang ano na no, kanang from one building to another building. So kana siya, one na siya nga net type of network. So wide nang yang area nga gina. Okay. At usually mang good si LAN is kung ano ni mo, so within ano lang mangguro na, within 100 meters lang mangguro na ang kaya anak ni LAN. Kinakapdepende man na siya sa katong kaya sa wire. No, tas ang kaya sa wire is na lang man na siya limited pod nga dili ma-distort ang iyahang signal. So after a specific length sa imuhang wire, kay wala na distorted ng imuhang signal. So muna siya nga limited lang ang kaya sa LAN. Pero pag mayon tag ano na one na, medyo ano na na siya, lahi na po ang ilang ginagamit ana. Kay para mapa-transfer nila from one building to another building. Then pa napunti ginatawag na MAN, no, or katong metropolitan area network. So kato siya from ano na punto siya, from city to city. So from one city to another city. So MAN na ang kato siya nga ano. Oh, ang i-discuss lang na siya further sa inyohang computer networks nga subject. Okay, and then natay napunta ginatawag na internet. So si internet, very ano na niya na familiar sa to. It is the largest of all networks. So ang internet, short term na siya for unsa gani na ang internet? Short term sa ay, lagi din wala nakasulod, no? Okay, so ang salita, balik na internet. So this is internetwork. International. So, para sa tanan, no? Nga network. And then, communication standards are called protocols. So, napod tayo mga internet protocols. No, kato, isa sa ato ang mga internet protocols, kay kanang ato ang mga TCP/IP, kana sila. So, ano siya? Transmission Control Protocol, o Internet Protocol. So, muna siya ang mga protocols, pero daghan pa kayo ni siya class. Ano lang ni, kana mura draft lang nato ni. Daghan kayo ni mga protocols nga ginagamit sa ato ang networks sa internet. And then, napod tayo, intranets. So, intranets, these are da kanang mga LANs o WANs lang. So, inter, pasabot sa inter is tanan. Pag intra, within lang, a specific area. So, muna siya. Internet meaning global siya. Kining intranet kay for specific area lang. No? So these are the LANs and WANs that use these communication standards or the TCP/IP. And then so kani pud siya, no, tanan networks kay nagagamit na sila og special networking hardware and networking softwares. So, naana siya specific para lang jud sa networks. Okay, so kung makabantay mo ang ato ang mga computers kay na jud na siya port para sa kanang kuan, kanang Ethernet, di ba? So naana siya para sa Ethernet. Tapos naana siya hardware jud nga para sa iyaha. So before ka maka-connect og Wi-Fi, naana siya hardware para sa Wi-Fi. Di ba? Before ka maka-connect og Bluetooth, naapod na siya hardware nga para sa Bluetooth. And then, naapod na siya specific na mga softwares para lang pod ato. So, kung muna nga, mabantayan ninyo kung
kung na-uninstall ninyo tong software para sa inyong wifi, so muna nga dili ka ka-connect og wifi. Kay wala man siya software nga mo manage sa imuhang hardware. Though naa kay hardware sa wifi pero wala kay software, useless gahapon. Always jud na mag-uban si hardware og si software. Kay si software siya ang mo control, mo manage sa imuhang hardware. So i-allow niya nga mugana ang imuhang hardware. So mag-communicate na sila with each other. Ang kanang ato ang software og hardwares. Wala siya no. So ayo lang kay ninyo na siya dibdib ba kay tungod naman moy kanang ano naman moy subject nga intended para sa kaning networks. So dadto na siya i-discuss kay kung moingon tag internet class, dako kay na siya hisgutan ng internet. No, daghan kay na siya og dapat istoryahan. So ano lang kay na do, ano lang kay siya paminawon. Pero at least kaila man taan na tanan karon. Kay tungod mo man atong ginagamit. So biskan kani atong pag virtual class gani karon. So ano na siya, through internet na siya. So nalangkod diri sa amo ah, tas kamo nalangkod mo dira sa inyo ha, naka-communicate ta with each other via the internet. At least kabalo lang to sa concept. And then okay, so end of the slide. So moro to siya nga to ang topic sa ato ang computer fundamentals. Since human naman na to ang computer fundamentals, so hinahinay na taog sulod with the other topics. So kato nang si ganitong na-added to sa inyo ang koan, syllabus. Kato nang mga ano, kato nang mag-write taog pseudo codes. So padulong na to sa programming nga part. Okay, pero dili pa ta programming jud nga programming. So sa second exam na to siya. Pero kung maabdan ta og kung maabot sa ato ang time, pwede ta mag-start with the programming na nga part, pero ang ato ang coverage lang gihapon sa first exam kay kanilang gihapon siya katong computer fundamentals. Dili na to include ang programming nga part kung makaabot ta. Murag taas mo gud kayo ang time pa. Taas kayo ang 2 hours na discussion. No, niya. Tama na siya kung probably mag-start ta og early sa ato ang programming, pero dili siya appeal sa ato ang, ano, dili siya appeal sa ato ang exam, sa first exam. So, ang ato ang coverage lang sa first exam is kani siya, isa ni siya, kaninga slide, diri adyo kumanguha anak tanan. And then, probably kung natay mga add-ons nga topic. So, kato sila. Second exam, dito na mag-start ang katong programming na part. Dito na siya sa second exam. Okay? So, questions daw. With regards sa ito ang discussion karon. So nahulog to siya no nga kanang murag ano lang introduction lang jud siya pa ila-ila lang. Wala kay siya gina in deep. Second term. Yan itaron 10, 24 ba taron? 25 taron sir. 25? Yes po. Ah okay, 25 Monday. 2021. Okay. So nakaanan ako na naka-screenshot na ako sa mga present karon. So ato is mag-send ako og attendance sa inyo sa keeper. Okay. And then by tomorrow by tomorrow is, nalang ko ihatag po nga short quiz. Siguro mga 1 to 10 lang gihapon na questions. So, mag-announce lang ko ana sa klase. Sige nyo, 10, 25, 2021 virtual class. And then, ang link na to ay kanina.
Okay, so kindly check your attendance on Keeper na lang right after the class. No? So next time, ano na ako, i-try na ako, mahinumduman ako siya at the beginning of the class ko mag-send og attendance kay para at least makahinahinay og attendance ang uban. So, pero na nakasend na ko og attendance sa inyo karon, so i-check na lang to ninyo. So pwede mo maka-attendance up until 11:59 PM. Okay, so na-check naman po na ko ang attendance day as a keeper, ay sa Discord na to. So, tomorrow, no, maghatag lang ko og napulo-guro ka question. So, for, ang katong napulo ka question is from, anong da, katong topic na to, nga gadis-sas lang today. So, ato lang siya. Og katong, wala man ta naka-appeal og, ano, diba? Wala ta naka-appeal og quiz di ay atong dati. So, probably, siguro, mahimo siya 20 ka questions ang tomorrow nga ako ang ihatag sa inyo, ha? Kahit wala man dito ka-quiz, ato ka, man ko naghatag og Saturday nga koan sa inyo, ha? Quiz. So, mahulog na siyang 20 items siguro. Nagikan atong appeal itong mga computer-defined definitions, computers, tas ka itong mga highlights. So, marag wala man ko naka-quiz dito sa highlights. So, appeal to siya. And then, kani atong topic karon. Ito siya ang coverage sa itong quiz by tomorrow. If you have, wala na may mga questions, it's already time. So, 9:59 na. So, thank you so much for attending our class today and kindly answer the quiz tomorrow. So, see you on Wednesday. Thank you, sir. Okay, let me now leave the classroom. Thank you. Upload lang ako ang ano sa YouTube.